Praise the Lord. Pwede na tayong mag-closing prayer na. Wow, grabe talaga. Ang Diyos talaga, puno ng surprises, ano? Wala naman akong, hindi ko naman iniisip na ganun ang mangyayari ngayong umaga sa ating pagsamba. Pero indeed, God is the programmer, ano po, of this service. Dahil siya po ang may-ari ng ministeryong ito. At alam ng Diyos ang makakabuti sa atin. Alam ng Diyos ang makakatugon sa ating pangangailangan. Amen po ba? Praise God. So naniniwala po ako kaya inalaw ng Lord yung kasi nga kailangan maghihanda yung mga puso natin. Amen po ba? Dahil yung topic po natin ngayon ay very crucial. Amen? Dahil of course alam natin ang ating theme for the month of May ay I am holy. I am prepared for eternity. Sabay-sabay nga po natin i-declare ito with all of our hearts. I am holy. I am prepared for eternity. Amen. So, holiness, ano ho, is prerequisite. Ano ho, prerequisite. Required po yan. Pagpunta ng langit, hindi ka po pwedeng pumasok ng langit na hindi ka holy o hindi ka banal. Amen po ba? Amen. And because of that, meron ako mga ilang kinuhang quotation. Ano ho, sa ilang site, ano po, sa internet, na nakita ko po very, ano po siya, powerful and interesting. Lalong-lalo na po sa bawat isa sa atin na ang ating pong topic is about holiness. Ito yung number one. Ayan. The holiness of God is traumatic to unholy people. Amen? Traumatic. Kaya ang talagang takot lang ano sa kabanalan ay yung unholy people. Amen? Pangalawa, God is not going to negotiate His holiness in order to accommodate us. Ano, para lang tayo mapagbigyan ay iaalaw ng Diyos ano, yung unholy living sa ating mga buhay. Amen? So He will not negotiate His holiness. Amen po ba? Pangalawa, the failure of modern evangelicalism is the failure to understand the holiness of God. Evangelicalism, tayo po yun, yung Christian, full gospel believers. Ano ho? Sa panahon modern na evangelicalism, sa panahon natin, kumbaga sa ano, ay they fail to understand the holiness of God. Na tulad ng sabi kanina, God will not negotiate holiness in order to accommodate us. Amen? At ito, nakakatawa tong pang-apat. God's holiness in us is the only things which can turn us into salt in the soup of the world. Ano? Eh kasi nga matabang. Ano? Kaya, anyway, yan po ay mga ilang quotation lang na nakita ko na interesting. Ano ho? Pero ang ating pong tatalakay niya yung umaga ay nandun po sa Matthew chapter 5, verse 8. Amen? At ang aking pong title ay Blessed are the pure in heart, for they will see God. Kapain niya natin yung ating dibdib. No? Sabihin mo sa dibdib mo, Blessed are the pure in heart, for they will see God. So, dito pa lang sa mga ilang mga nabasa na natin, ay tulad ng sabi ko kanina, prerequisite, ano? It is necessary for all of us to have this kind of life in order for us to experience ano, heaven. Amen po ba? Kaya
Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa, alam niyo na ba? Puso. Eh, heart yan eh, di ba? Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa puso, hindi puso ng saging. Masabi nga nung marami, buti pa ang saging may puso. Pero dapat ang Kristiyano, meron din puso. Bagamat maraming tao na nabubuhay na mayroong physical heart, pero parang walang puso. Ano kaya ang sabi nila, buti pa ang saging, may puso. Pero ikaw, parang gano'n na lang. Ano ho? So, meron din akong ilang, para lang kay Max, hindi naman talaga siya nakakatawa, pero ako natatawa ako eh. Dahil ako gumawa niya. Siguro mababaw talaga kalagayahan ko. Ayan. Sabi ko, what is the shape of the heart? Ha? Ano ba talaga ang korte ng puso? Ganyan ba? Oo, ganyan. O baka naman ganito. Opa? Okay, what exactly is this heart to which Jesus refers? Ano ba talaga yung gustong talakayin ng ating Panginoong Jesus? Ano ba talaga yung gusto niyang bigyan din dito sa Matthew chapter 5, beginning verse 8? Amen? So, of course, sabi niya, certainly, it is not the muscle which pumps blood through our bodies. The pump blood carries oxygen and nutrient to the body. It must be something more. Ano? Hindi ito yung puso na literal na nagpapump ng blood, na iyon yung nagsusupply ng oxygen sa ating katawan, lalo na sa utak natin. Ano? Kasi kapag ang utak ay walang oxygen, I think mga 2 minutes lang na walang oxygen ang utak natin, magkakaroon na ng damage. Kaya siguro maraming may damage ngayon sa buong mundo. Baka 2 minutes na nawala ng oxygen sa utak. Ano ho? Anyway, bakit ba masaya ako ngayon? Dahil siguro doon sa akin. Ano ho? Diba, kasi yun yung gamot kasi ang ano, diba? Happy heart is a medicine. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Ayan. Sana yun. Yung mag, ano sa atin, yung happy, yung joy, ano? Happy heart. Para wala pa yung vaccine. Gumaan, di ba? Kasama na yun sa divine healing ng ating Panginoon. Amen po ba? So, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa puso. Ayan. The heart. What it means by the heart. So the heart was considered to be the seat of one's whole life. Physically, spiritually, mentally, and morally. Hindi lang siya muscle. Ano, nagpapump ng blood sa katawan para mag-supply ng oxygen at saka nutrient. Kundi it is more than that. Ano, siya yung consider to be the seat of one's whole life. Physically, spiritually, mentally, and morally. Kaya ano ang sabi ni King Solomon sa Proverbs chapter 4 verse 24? Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Kaya kailangan bantayan. Ano? Sabihin mo, bantayan. Ayan, bantayan. So, kailangan bantayan ang puso ng bawat isa po sa atin dahil para sa Diyos, ang puso po natin ang sentro ng ating buhay. Amen? So, ang sabi din ng 1 Samuel chapter 16, verse 7, ano, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Ano ho? Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Kaya maraming nag-asawa, nagsisi sa bandang huli eh. Kasi they just measure
the person that they are going to marry on their outward appearance. Eh kasi pogi eh. 'Di ba? Eh kasi maganda. Eh kasi Coca-Cola eh. 'Di ba? 'Yun yung mga ano. Pero noong magkasama na, kung alam ko lang. Ano, 'di ba na-discover kasi yung tunay. Ano ho, parang si Samuel noong pinapipili ng susunod na king, nakita niya yung si Eliab, yung kapatid ni David na matipuno. Akala niya, yun na ang susunod na hari. Pero ano ang sabi ni Rebuke siya ng ating Panginoon? The Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Eh sabi nung iba, eh baka sakali, 'di ba? Kasi kapag ka, 'di ba minsan yung mga pastor natin pagka nagbibigay ng counsel, lalo-lalo na pagka sa lifetime partner niya, ang sinasabi, kailangan Kristiyano, mayroong banal na pagkatakot sa Diyos. Eh sabi naman nung isa, pinipilit yung gusto niya. Eh baka magiging born again din. Baka magbago din, baka ma-born again din. O pwede pang mabago. Meron pang chance. Ano? Sabi nung kinakaunsilan. Pagka born again, na hindi maganda o hindi gwapo, hindi na magbabago yun. Ganun na yun. Pero kung maganda siya o pogi siya, pwede pang magbago, pwede pang ma-born again. Pero yung born again na hindi maganda, hindi na yun magiging maganda o hindi na magiging gwapo. Ano ho? So kaya ano nangyayari, pinipilit ng gusto niya, bandang huli ano nangyayari? Nagsasuffer. Amen? So kaya, puso, ano ho, hindi yung puso na muscle, ha, yung kabuuan ng kanyang pagkatao. Dahil yun yung sabi kanina sa ating binasa. Amen po ba? Amen. At ang sabi rin ng Deuteronomy chapter 4 verse 29, but if from there you seek the Lord your God, you will find Him if you look for Him with all your heart and with all your soul. Kaya maging sa ating paghanap ano sa ating Panginoon, it requires ano the loyalty of our hearts. Kaya kanina habang nagwo-worship tayo, naramdaman ko yung iniano sa akin ng Lord yung 2 Chronicles ba yun? Chapter 16 verse 9. The eyes of the Lord is running through and pro. Naghahanap ang mata ng Diyos pabalik-balik para ipakita niya yung kanyang sarili na siya ay malakas, makapangyarihan. Ano? Pero kung ino niya ipapakita, in behalf of those whose heart, puso pa rin, are loyal. Ano ho? Kaya sa pagsamba natin, dapat na doon talaga yung ano natin eh. Ako, every, ano, doon ang prayer ko, Lord, help us. Help us by the power of the Holy Spirit to worship you in spirit and in truth. Help us to worship you that pleases your heart. Mahirap kasi yung sumamba ka lang for the sake of attendance. Diba, minsan kasi para lang present tayo eh. Attendance lang. Pero hindi yung talagang doon yung desire natin. Eh, handito na rin lang tayo, di gawin na natin yung ano. Diba, ibigay na natin yung nararapat para sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. So, Jesus referred to the heart frequently in His ministry. Maging si Jesus, sa kanyang earthly ministry, laging puso ang kanyang dinidiscuss. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 21, He says, where your treasure is, there will your heart be also. Kung saan daw yung nandoon yung puso. So, ibig sabihin, kung ano yung pinapahalaga natin, nandoon ang ating puso. Amen? Kaya kapag ka ang Diyos ang pinapahalagahan natin, above all things, it will determine
ano ho, what it is in our hearts. Makikita. Ano ho? Kung ang Diyos ang pinapahalagahan natin sa ating mga buhay. Amen? Kaya kumbaga sa ano, hindi po pwedeng yung priority natin sa pagsamba ay hindi po pwedeng matakpan ng another priority. Amen? Yung ating appointment sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, Jesus tells us this truth, ano, that the very center of our being reveals who we really are. Amen? Ang Panginoon mismo ang nagsabi ng katotohanan na ang pinakasentro ng ating buhay o ng ating katauhan ay nagpapakilala kung sino talaga tayo. Sabi ng Matthew chapter 12, verse 34, he said, O generation of vipers, how can ye being evil speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speak. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. Amen? Kaya makikita kung ano yung bunga. Kaya sabi, kung ano ang puno, siya ang bunga. Hindi daw mamumunga ang mangga ng santol. Bagamat pareho silang minsan maasim, ano? O minsan matamis din naman. Pero hindi nangangahulugan na po pwede siyang mamunga. O yung santol, mamunga ng mangga. Amen po ba? Amen. So the heart is the center of our being. So that's the reason why Jesus says that those who are blessed, those who enjoy a favorable position with God, who have this most blessed state of existence, are those who are pure of heart. Amen. So meron siyang special na kalagayan sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Meron siyang special na kalagayan sa Diyos kapag ka meron siyang malinis na puso. Kaya may problema tayo eh. Ano? We've got a problem. Bakit? Eh kasi ang sabi ng ni Jeremiah sa Jeremiah 17 verse 9, the human heart is the most deceitful. Hindi lang 'yon. And desperately wicked. Grabe, no? Dinescribe ang puso ng tao, nakakakilabot. Yan pala yung natural na kalagayan ng puso ng tao. Deceitful and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Sino ba talaga nakababatid? Gano'y ito kasama? But I know, sabi niyang Panginoon, I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. Batid ng Diyos, ano ho? I give all people their due rewards according to what their actions deserve. Amen? Kaya may problema tayo. Eh, ganyan pala kalagayan ng puso natin eh. Paano tayo ngayon makakapasa sa requirements ng Diyos? Amen? Eh, ang ating palang puso ay natural o na ganito ang kalagayan. Amen? Kaya, ano ho ang kailangan? Change of our heart is necessary. Ano ho? Especially for salvation. Kaya ang sabi po doon sa Romans chapter 10, verse 9, if you say, confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart, man believes, resulting in righteousness. So mula sa puso natin, pag tayo ay naniwala at nanampalataya, ano ang magiging resulta nito? Righteousness. And with the mouth, he confessed, resulting salvation. Amen. So hindi lamang hindi lamang po tayo may problema, kundi kailangan
magkaroon ng tunay na pagbabago yung ating mga puso. Amen? Dahil ang puso natin ay ano? Natural na masama. Amen? Naturally wicked. Ano ho? We are born with tendency toward sin. Pinanganak tayo na talagang, kumbaga sa ano, yung tendency, nagkikling ba yun? Na gumawa ng kasalanan. Mas malamang, ano, kumbaga pag tinimbang mo, mas malamang, mas mabigat doon sa gawin ng kasalanan. 60%, 40% sa kabila. Amen? Pero dahil ang Diyos po ay mabuti, ano ho, ang Diyos po ay tapat sa bawat isa sa atin. Kaya, kailangan, ano ho, nais ng ating Panginoon, ang puso natin ay ano, maging malinis. Pero ang sabi nga, yung number two natin, purity. So, the Greek word that is used in this beatitude, kataros, is one that basically means clean. So, it could be understood as referring to a heart that is morally cleansed and free of corruption, of sin and guilt. So, yun yung tinutukoy dito na purity. Eh, kangina, di ba nakita natin yung natural na kalagayan ng puso ng tao. Pero ang hinihingi dito ng Panginoon, ito. Ano ho? Repairing to the heart that is morally cleansed and free of the corruption of sin and guilt. Parang ang layo ngayon, ano? Ang hirap, parang ang hirap abutin niya yun, itong requirements na ito. Para makita natin ang Diyos, para maranasan natin ang Diyos, para ang bigat ng requirements, ano ho, parang imposible. Pero purihin ang Panginoon dahil nga ang Diyos ay mabuti. Amen, sa bawat isa sa atin. So another meaning, it means to be genuine, free from things that would adulterate something and make it impure as in the purity of gold. Ano ho? It is similar to the concept of holiness, purity and holiness. Amen? So, sa ating pong pag-aaral, nais ng ating Panginoon na ipakita dito, paano ba ito mangyayari? Ano itong puso na hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin? Amen? Kung tayo ba ngayon ay hihinga ng puso ng Diyos na tulad ng requirements niya, meron kaya tayong ibibigay? Ang bigat, no? Nakakaiyak. Nakakaiyak kasi, saan ako kukuha ng ganung puso? Lord, wala akong ganung klase ng puso. Pero ang Diyos po ay mabuti. Amen? So, when we think of purity of heart, perhaps we think of someone whose motives are pure, who possess no treachery or malice. Someone who is good-natured and even be somewhat innocent. Pabigat naman ang pabigat itong mga pinag-uusapan natin. Diba? Lalong lumalabo ngayon yung ating posibilidad na makita ang Diyos kung ganyan yung requirements. Amen? So, but what is exactly, ano ho, what our Lord is talking about here? So, He is speaking about the heart of someone whose sins have been forgiven and whose heart has been made new. Whose purity comes not from themselves, but from the presence of Jesus in their lives. Amen! Wow! Biglang luminaw ang tubig! Ano? Biglang luminaw ang tubig, ang hina, ang labo. Pero biglang luminaw ang tubig ngayon dahil yung pala ang iyong hinahanap ng ating Panginoon, hindi manggagaling sa atin. Siya mismo ang magbibigay nito sa atin. Siya ang magpo-provide dito sa atin sa pamamagitan ng ano?
presence of our Lord Jesus Christ in our lives. Kaya napakahalaga po na si Jesus ay nasa buhay natin. Hindi lang sa bibig. Amen? Ano ho? Hindi Kristo sa nguso, kundi Kristo sa puso. Dahil marami pong Kristo sa nguso sa sabungan. Diba? Yung mga Kristo, madaming Kristo doon sa sabungan. Amen? So, sa puso, Kristo sa puso. Amen? So, the sin which stain our hearts need to be washed away. And only the blood of Jesus can do that. Amen? Nakahinga ako ng maluwag doon. Kala ko kangina, bigat na eh, labo na. So he is speaking about the heart of someone whose sins have been forgiven and whose heart has been made new, whose purity comes not from themselves, but from the presence of Jesus in their lives. We call it primary cleansing of the heart. Primary cleansing. Ano ho? Ang tawag po dyan ay positionally made holy or pure. Positionally. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagposisyon sa atin doon sa ganong sitwasyon at kalagayan na magkaroon tayo ng malinis na puso dahil sa ating Panginoong Jesus, dahil sa kanyang dugo na kung saan ay luminis sa ating mga buhay. Amen. That is what we are. That is who we are. Amen. Yan yung ating kalagayan. Yan tayo kung sino tayo. Ano ho? Dahil nung tinanggap natin si Jesus, ano ho? Nagkaroon ng primary cleansing. Kaya tayo ay ano, naging positionally made pure, holy before the eyes of God. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Ang sabi po dito sa Isaiah chapter 1 verse 18. Come now, let us argue this out, says the Lord. No matter how deep the stain of your sins, I can remove it. Amen. I can make you clean as freshly fallen snow. Even if you are stained as red as crimson, I can make you as white as wool. Wow. Talagang kangina, pinapawisan na ako eh. Pero ngayon, nakakahinga na ako maluwag. Amen? Ang sarap maramdaman na ho, na wow, yun pala ang aking kalagayan sa harapan ng Diyos. Amen? So dahil ganyan ang kalagayan natin, ano ho, mahalaga po na i-value natin. Pahalagahan natin. Amen po ba? So the sins which stain our hearts need to be washed away, ano ho? And only the blood of Jesus can do that. Jesus saying that the pure in heart are those who are saved. Those who have been washed in the fountain filled with blood drawn from his vein. Yung dugo na dumadaloy sa kanyang ugat. Ano ho? So ang sabi po sa Acts chapter 15 verse 9, so no one can clean their own heart. God must do it. And Diyos ang may kakayanang gumawa. So he made no distinction between us and them, for he purified their hearts by faith. Ephesians chapter 1 verse 7, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace. Amen. So iyan po yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Pero, hindi pa po doon natatapos yun. Ano ho? Hindi pa po doon natatapos yun. Bakit? Kasi meron pong another kind of cleansing. It is a progressive cleansing. Ano ho? Ang tawag naman dyan ay conditionally made pure. Yung kanina, positional. Ito naman, conditional. Ano ho? Progressive cleansing. Kailangan, merong progressive. May progression.
Ano ho kailangan, hindi po tayo manatili doon sa ganong sitwasyon at kalagayan after that finish. Amen? Bakit? Sabi po dyan, this is the cleansing of the heart in which as we mature in our walk with Jesus Christ, the Father progressively removes. Kasi nga, nung maborn again tayo, ang naborn again sa atin, espirito. Pero yung isip natin, na bahagi ng ating puso, na bahagi ng ating katauhan, ay kailangang mag-mature, kailangang progressively maalis yung mga wrong mentality natin, di ba? Yung mga maling kaisipan natin, yung mga maling gawin natin. So progressively removes from our hearts those things that get in the way of a full allegiance to Him and that cause us to be divided in our devotion to His Son, Jesus. Otherwise, kasi kung hindi magkakaganon, babalik ulit lang tayo sa dati. Amen? Kaya kailangan magkaroon ng progressive cleansing. Sabihin mo sa iyong katabi, progressive. Ayan. Progressive. Hindi pala yung mananatili lang tayo doon sa positional. Thanks be to God. Dahil nagkaroon ng primary cleansing, naging positionally made holy and pure tayo. Pero binigyan din tayo ng Diyos ng part natin. Para tayo po ay magtuloy-tuloy, mag-mature sa ating lakad, sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan. Sa John chapter 15 verse 1 to 4, ang sabi doon, I am the vine. I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branches in me that bears no fruit. While every branch that does bear fruit, He prunes. So, yun yung tinatawag na progressive cleansing, yung pruning. Are you willing to be pruned by our Father in heaven? Ang sabi doon, so that I will be even more fruitful. So bakit kailangan magkaroon ng progressive cleansing? Ano ang layunin ng Diyos? Maging fruitful. Kaya pag hindi tayo namumunga, baka hindi tayo na-prune. Diba? Yung kalamansi namin, pinurun ko. Ngayon, ang dami na namang bulaklak, mamumunga na naman. Dahil kung hindi mo ipuprune, diba? Hindi mamumunga. Verse 3. You are already clean. Iyon yung tinatawag natin kanina ng primary cleansing of the heart. Iyon yung positionally made pure tayo. Because of the word I have spoken to you. Amen? So, iyon po yung nais ng ating Panginoon na maging sitwasyon at kalagayan natin. Hindi tayo manatili unfruitful. Kaya ang ating pong prayer, hindi lamang Lord, grant us divine health and strength, longevity of life, period. Hindi po. Kundi may karugtong yun. Longevity of life with maximum productivity. Diba? Fruitfulness. Amen. So kaya dapat lahat po tayo ay namumunga. Sino na po ang may bunga dito? Hindi bungang araw, ha? Kailangan mabunga po tayo. Amen. Because God will require us fruitfulness. Amen po ba? Ayan. So, we who are expected the primary cleansing will need that daily progressive cleansing as long as we are in this body and walk upon this earth. So, hindi, kung nung tayo ay naborn again, kinuha tayo ng Diyos, okay lang, nawala yun yung progressive. kasi nasa langit na. Pero hanggat nandito pa tayo, kailangan mayroong progressive cleansing na nangyayari sa buhay natin. Amen po ba?
So, para maging fruitful po tayo. Amen? So, sa darating na May 29, magkakaroon tayo dito ng training. Ayan, training. Ang pangalan ng training niya ay I am Andrew. Ayan, so, io sono Andrea. Kasi magkakaroon po dito sa Italy ng malaking crusade. I think before the end of the year ng 2021. Hopefully, depende sa if our situation will permit. Ano? Pero yun yung schedule. Kaya, inaano natin na maging bahagi tayo nitong malakihang o malawakang ano na to, kampanya, ano, para mag-imbita ng maraming tao sa ating Panginoon. Amen? Ibig sabihin, God is giving us another opportunity to be fruitful. Amen? Kailangan po nating kaya ako po naniniwala, wala na tayong po pwedeng idahilan sa Lord. Eh, sabihin natin, hindi ko po alam kung paano. Ang dami na nating training eh. Ano ho? Ang dami na nating training na napagdaanan. Ang dami ng training na inio-offer ng ministry. Ang dami na nating training na atinan sa iba't ibang mga gawain. Ang kulang na lang, application. Ano ho? So, nais po ng ating Panginoon na ang bawat isa po sa atin ay maging fruitful. Ang sabi po ng Colossians chapter 1 verse 21, once you were alienated from God and were enemies, dati kayong nalayo sa Diyos at mga kaaway in your mind because of your evil behavior. But now, He has reconciled you by Christ, physical body, through death, to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. Pero doon sa verse 23, meron siyang, if you continue in your faith, kung magtutuloy-tuloy kayo, establish and firm, not move from the hope held out in the gospel. Kaya doon sa verse 58 ng 1 Corinthians chapter 15, dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the works of the Lord, for you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya even King David, di ba? He prayed, create in me a pure heart, O God, and renew the steadfast or the right spirit within me. Psalms 51 verse 10. Ano? Kasi alam ni David, ito ang requirements ng Diyos, a pure heart. Amen? Isang pusong dalisa, isang pusong tapat. Amen? How about us? Do we pray that kind of prayer of King David? Lagi nating hilingin sa Diyos ang pusong tapat, pusong dalisay, dahil ito po yung hinahanap ng Diyos. Amen? Last but not the least, they shall see God. So, what blessings Jesus promised to the pure in heart? They shall see God. So, what it means to see God? To forever gaze into the face of the one who loved us so much will be eternal blessedness of seeing God. Could you imagine that yung eksena na kasama tayo ng Lord sa kanyang kingdom? Kaya ito yung ano ni King David sa Psalms 27 verse 4. Sabi niya, one thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple.
to gaze upon the beauty of the Lord. Ano, to see His glory. So ito yung nais ng ating Panginoon, makita niya natin yung kanyang kaluwalhatian. Amen? So, merong isang quotation ang sabi doon, sa isang quotation based on John 13:35. Ang sabi, keep your heart pure. A pure heart is essential to see God in each other. If you see God in each other, there is love for each other. Then you are my disciple. Tingnan mo nga yung katabi mo. Can you see love to her or his eyes? Amen. Kailangan kasi po, ito po dapat yung maging environment na meron po tayo. We must create this kind of environment within our church family. Amen. Within our church family and even to our family. Kailangan mag-create tayo ng ganitong environment, yung pag-ibig at pagmamahal. Ano ho? Dahil ito po yung nais ng ating Panginoon. Sa John chapter 13 verse 35, masabi doon, kanina, John 13:35, by this all men will know that you are my disciple if you love one another. So, itong pangako na ito ng ating Panginoon ay nakaka-excite ng puso, tama po ba? Excited ba tayo? Na-excite ba yung puso natin kapag nadidinig natin itong mga ganitong klase ng message na you will see God, you will be with God. Ang sarap. Ano ho? Kasi alam na ang mundong ginagalawa natin talaga namang walang inio-offer sa atin kundi uncertainty. Walang katiyakan. Ano ho? Buhay na puno ng takot, pangamba, pag-aalala, hirap. Ano ho? Pero sa presensya ng ating Panginoon, ang pangako ng Diyos sa atin, ano ho? It really excites us. Bakit? Eh, kasi in His presence, ano ho? We have peace, joy. Nandoon yung eternally blessed tayo because we have our God. Ano ho? Palakpakan natin ang Diyos. At ang maganda rito, Jesus Himself prayed for this. Amen? Ang Panginoong Jesus mismo ay nanalangin para tayo ay makasama niya. Ang sabi doon sa John 17:24, Father, I desire that they may also, that they also, whom you are gave me, may be with me where I am. That they may behold my glory, which you have given me, for you loved me before the foundation of the Lord. I desire, sabi ni Jesus, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am. So, mismo ang ating Panginoong Jesus, ito po yung nais niya sa bawat isa sa atin. To spend our eternity with Him. Amen. Lahat po tayo temporary lang at hindi po nakabase sa edad. Ano ho, yung ating permanence dito sa mundo. Amen. Kaya napakahalaga po na tayo ay possess natin itong kalagayan na ito. Ano ho, na mula sa ating Panginoon. Amen. If you are going to see God, how much more should you be prepare yourselves every day for the glorious moment? Kasi nga, di ba, kung halimbawa meron kang appointment sa isang special na tao, VIP, o sabihin natin politiko, o president ng isang bansa, alam mo na meron kang appointment ng, halimbawa, 2 weeks from now. Diba, yung 2 weeks na yon, nagpiprepare ka kung ano yung talagang para sa pagharap mo doon sa presidente. You are preparing yourselves to face the president.
how much more ang Diyos? Anong preparasyon ang ginagawa natin? So, ang kailangan natin, yung magkaroon tayo ng pusong tapat, a pure heart. Dahil yun po yung prerequisite to see God. Amen? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. And everyone who has this hope in Him, purify himself just as He is pure. Tapos na po ako. Ngayon po, bago po tayo dumako sa ating pong pastoral prayer, habang tayo po yung nakaupo, we can examine our hearts. Pwede nating damhin yung puso natin. Saan ba talaga, sino ba talaga ang nakaupo dito sa puso nato? Sino ba talaga ang nagmamay-ari ng puso na ito? Ako ba? Ang mga posisyon or possession ba na meron ako? Ang aking bang pamilya? Ang mga material na bagay ba? O ang Diyos? Kaya sa umaga pong ito, mga magulang, mga kapatid, of course, walang sino man sa atin ang nakakaalam ng kalagayan ng ating mga puso. It is only Him alone. Kaya ngayong umaga po, it is between you and God. It is between you and Him. Habang hawak natin ang ating puso, ano man yung mga past failures natin, past shortcomings natin, God is giving us another chance to establish our hearts before God. To ask God to progressively, not primary, progressively cleanse us. Na ituloy-tuloy ng Diyos yung paglilinis niya sa atin, na huwag siyang huminto. Na willing tayo na i-allow siya to progressively cleanse our hearts. Habang kayo po'y nakaupo at ang ating mga music ministers ay kumakanta, paghanda na po kayo na i-allow ang Diyos, our God the Father, to progressively cleanse our hearts, you can stand on your seat. Huwag po kayong tatayo kung hindi pa kayo handa. Ah. Tatayo lang po kayo. Pag handa na kayong Lord, sige. Alam ko po masakit. Alam ko po mahirap. Pero, nandito po ako. Handa po akong sumunod sa paglilinis mo sa aking buhay. Habang tayo po'y nakayuko at nakapikit, let us just feel the presence of God. Very crucial po yung moment na to. Our theme for this month is I am holy. Ang panalangin ko po, lahat tayo, mithiin natin yung progressive cleansing ng Diyos. Totoo po, mahirap, minsan masakit, pero ang Diyos ay nangako po siya that He will never leave us nor forsaken us. At ang sabi po ng 2 Chronicles chapter 16 verse 9, the eyes of the Lord is running through and fro throughout the whole earth to show Himself strong in behalf of those whose heart are loyal to Him. Loyal means
It doesn't mean you are perfect. Loyal means you are transparent. Open, you are transparent to God. Na ikaw ay tapat sa Diyos na sinasabi mo, Lord, ito po yung aking mga shortcomings, ito po yung aking mga weaknesses. Gusto ko po itong alisin pero hindi ko po magawa, hindi ko po makaya. Tulungan niyo po ako. That is what we call loyal to Him. Hindi ibig sabihin loyal is perfect. Hindi po. Hindi po yun yung hinahanap ng Diyos, yung mga perfect. Hindi po. Ang hinahanap ng Diyos ay yung mga tapat na transparente, lantad sa Kanya, na handang aminin yung Kanyang kawalan kapag wala ang Diyos, yung Kanyang mga kahinaan, yung Kanyang pangangailangan sa pag-i-intervene ng Diyos sa Kanyang buhay. Kaya sa oras pong ito, habang umaawit po ang ating music ministers, let us just feel the presence of God. Hallelujah.